Amen. Praise God. Sige po, makakaupo na ho tayo. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat na naririto po sa bahay-sambahan ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, you are blessed. Amen. So this is the second Sunday of the year 2024. Tayo po ba'y nagagalak? Amen. Sabi po ng Psalm 118 verse 24, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice. Amen. Let us rejoice and be glad in it. Salamat po sa Panginoon for this wonderful opportunity na muli po makakapag-share tayo ng salita ng Diyos sa araw na ito. Hindi ko alam na may mathletim pala na focus on God's word ba? Ayun. Pero anyway, at sabi lang kasi sa akin focus. Hindi ko na narinig yung ibang ano. Pero yun nga, may binulong kanina si Pastor Alice because last week we were in Negros Occidental. Si Pastor Alex Olimpo po, yung tito namin ang nag-speak pero binigyan niya kami ng time to exhort. Siguro mga 5 minutes lang ako nagsalita. So this will be my intro for this day. Alam niyo po, basahin natin yung Luke chapter 4 verse 1. Ito po yung isa sa mga paulit-ulit na nire-reveal ng Lord sa akin personally na gusto ko po i-share sa inyo bago ho tayo sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Nais ko pong baunin natin itong Luke chapter 4 verse 1 dahil meron pong sinasabi dito sa English na dalawang salita. Sabi dito, Luke chapter 4 verse 1, tignan po natin. Then Jesus, full of the Spirit. Sabi nga po natin, full of the Spirit. Returned from the Jordan River, he was led by the Spirit in the wilderness. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. May dalawang word po dyan. Full at saka led. Yan. Full at saka led. This was, itong dalawang ito, alam niyo po mga kapatid, kailangan maunawaan natin if a person is full, puno ng takot, ang maglilid sa kanya, sa buhay niya, takot. Amen? Kung ano ang nagpupuno sa'yo, yun ang maglilid sa'yo. Nais pong simulan itong sermon na ito. This 2024, kailangan mamili tayo. Sabi nga sa Bible, sabi ng Panginoon, sabi ni Moses sa mga Israelites, may choice tayo eh. It's either you choose blessing or curse, death or life. Amen? So ngayon po, ano ang gusto nating magpuno sa atin sa 2024? Kasi po, kung sisimula natin na puno tayo ng pangamba, ang maglilid sa buhay natin o sa taon natin ay puro pangamba. Sabi dito, Jesus was full of the Spirit. Puno ng banal na Espiritu Santo. Kaya po siya ay nilid ng banal na Espiritu Santo. If you are full of the Word of God, pag puno tayo ng salita ng Diyos, wala pong ibang maglilid sa atin kundi ang salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Marami pong mga tao, pagpasok ng church, puno sila ng takot at hindi nila sinusurrender sa Lord, kaya paglabas nila ng church, takot pa rin sila. Ganda ng message kanina, pero natatakot pa rin ako. Bakit? Kasi hindi natin sinurrender. Ano ang gusto nating pumuno sa atin, sa ating puso at isip sa taong ito? Mga kapatid, the Lord wants us to be full of the Spirit. Amen? Amen. Hallelujah. Pag ang isang tao ay puno ng evil, siya po ay gagawa ng kasamaan. Bakit po? Kasi puno siya ng kasamaan eh. Pag ang isang tao ay puno ng hatred, puno ng anger, di ba? Pagka puno ka ng galit sa kasama ng loob, kahit yung hindi mo kaaway, naiinis ka na rin, naiirita ka na sa lahat ng bagay. Bakit po? Kasi yun ang pumupuno sa isang tao. Pansinin niyo po, di ba? Kahit wala na, hindi na related sa galit mo yung nangyayari, di ba? May tumawid na biglaan o kaya may pusa lang dyan, naiinis ka na sa lahat. Bakit? Kasi yun yung pumupuno dun sa taong yun. Mga kapatid, the challenge today is to be full of the Spirit. Amen? Hallelujah. So, nice po ng Panginoon, sabi nga nila, January is Bible month. Pero, ito po ang challenge sa atin, na hindi lang po tayo January tututok sa salita ng Diyos. The Word of God should not be programmed. Hindi dapat maging programa ito, kundi lifestyle.
Ang programa po kasi, kapag sinabi na may ganitong programa, dun lang gagawin. Pag wala na yung programa, tapos na hindi na gagawin. But if it is a lifestyle, di ba? Hallelujah. Sabi po ng Joshua chapter 1 verse 8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. Paano ka makakapag-meditate ng salita ng Diyos? Paano siya lalabas sa bibig natin kung hindi tayo puno ng salita ng Diyos? Amen? Makakapag-meditate lang tayo, depende kung ano ang pumupuno sa atin. Diba? Kapag ka puno ng basketball ang isip mo, kahit walang basketball court, maghahanap ka ng basketball court. Diba? Pag may narinig kang dribble ng bola, uy, basketball, may maglalaro. Diba? Hindi ka mapakali kasi yun yung minimeditate mo. Diba? Makikita nyo minsan eh, may mga tao nakatayo, biglang gaganon. Diba? Kasi yun yung minimeditate nila. Mga kapatid, nakakita na ba kayo ng ganon? Ako minsan, kunwari may nakita ko, aabutin ko, kunwari magdadunk ako eh. Kasi yun yung minimeditate ko. Dati sa church, may nakita ko gumaganon. Kasi mahilig siyang mag-golf. Yun kasi yung naglalaro sa isip niya. Ang pumupuno sa isip natin, yun yung maglalaro sa isip natin. At yun ang magre-reflect sa kung ano ang kinikilos natin. Kaya po, mapapansin ninyo, maraming pumupunta ng church, pero bakit iba yung action, iba yung ugali? Parang conflict doon sa kanyang natutunan or conflict doon sa pinreach. Kasi po, importante na tayo po ay empty ng mga bagay sa mundo at tayo po ay magpapuno ng salita ng Diyos at magpapuno ng presensya ng Panginoon. Amen? Kapag kapuno tayo ng presensya ng Panginoon, hindi pwedeng magkaroon ng space ang takot sa puso po natin. Kahit ano pang mga balita, di ba? Pagka puno ka ng takot, manood ka ng balita, mas lalo ka matatakot. Hala, lumindol na naman. Hala, tumaas na naman ang presyo ng bilihin. Pero pag puno ka ng presensya ng Panginoon, imbis na matakot ka, sasabi mo, Lord, mananalangin ka eh. Bakit po? Pag puno ka ng presensya ng Panginoon, ililid ka nito lalo sa pananalangin, lalo sa salita ng Diyos, lalo sa pagsamba. Amen? Si Apostle Paul, nung siya po ay nagsusulat ng Book of Philippians or Letter to the Philippi Church sa mga taga-Filipos, siya po ay nakakadena habang nakakulong, habang nakabilanggo. Nakasulat yon sa Philippians chapter 1. Nakabilanggo na siya, nakakadena pa siya. Pero bakit sinabi niya doon, rejoice in the Lord always? Diba? Bakit sinabi niya doon, I can do all things through Christ who strengthens me, but my God shall supply all your needs? Bakit napaka-positive niya kahit nasa kulungan siya? Kasi po, siya ay puno ng presensya ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Hindi siya na-control nung sitwasyon sa paligid niya. Hindi niya sinabing, kawawa naman ako kasi nakabilanggo na nga ako, nakakadena pa ako. He was full of the Spirit, that is why he was led by the Spirit to encourage. Ayan. Kahit may problema tayo mga kapatid, kahit ang bigat ng pinagdadaanan natin, pag tayo ay puno ng presensya ng Panginoon, kaya pa rin nating mag-encourage. Kaya pa rin nating maging positibo. Bakit? Kasi ang pumupuno sa atin ay hindi negatibo, kundi positibo. Mga pangako ng Diyos, mga blessings mula sa Panginoon. Amen? Do you want to live a blessed 2024? Diba? Kung gusto natin ang pinagpalang 2024, ngayon pa lang, let's make sure na kalimutan ang nakaraan. At magsimula pong mag-focus sa presensya ng Panginoon. Mag-focus sa pananalangin, mag-focus sa kanyang mga salita. Palakpakan po natin ang Panginoon. That's why today, ang topic po natin is forget, focus, forward. Tatlong F po. Faith, family, fellowship. Forget, focus, and forward. Hindi ka makaka-focus sa mga bagong bagay na binibigay ng Diyos kung hindi mo kakalimutan yung nakaraan. Hindi po makakapag-focus sa bago kong cellphone kung lagi ko na lang iniisip yung luma kong cellphone na dikipad. 'Di ba? Nag-a-update tong cellphone eh. 'Di ba? Nag-a-update to kapag ito yung hindi mo ma-enjoy yung bagong cellphone. Kapag sasabihin mo namimiss ko yung ano, yung pagdiin ng keypad.
Sana call and text na lang. Ang laki-laki ng screen, nasisilaw ako. Diba, hindi mo mai-enjoy yung bago pag lagi ka na lang nakadwell doon sa nakaraan. Amen po ba? Imaginein mo, nasa bagong trabaho ka na. Bagong trabaho, bagong posisyon, bagong lahat. Pero ang bukang bibig mo, ang nasa isip mo, yung luma pa rin. Hindi mo mai-enjoy yung bago mong trabaho. Hindi ka makakapag-perform na maganda sa bagong trabaho kung hindi mo kalilimutan yung nakaraan. Amen po ba? Hallelujah. So, nais ng Panginoon, ma-enjoy po natin yung present. Sabi sa binasa natin kanina, luluksohan ko na yung binasa natin sa scripture reading, Isaiah chapter 43, verses 18 to 19. Babasahin ko po sa Tagalog. Sabi dito, ito ang sinabi niya, ilibing mo na sa limot. Ibang klase yung term na ginamit dito. Ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Hallelujah. Hindi ka kasi makakapag-focus, kapatid. Imaginin mo, may bago ka ng karelasyon, pero ang isip mo nasa dati mo, sa ex mo pa rin. Hindi mo mai-enjoy yung relasyon mo ngayon kung ang nasa isip mo, yung luma mo pa rin relasyon. Amen po ba? Parang ang daming nagre-react. Diba? Nagagets nyo po ba? Kaya sabi dito, ibaon mo na sa limot. Huwag mo nang alalahanin pa yung mga nangyari noong unang panahon. Verse 19, masdan mo, ako ay may, sabi dito, ay gagawa ng isang bagong bagay. Hallelujah. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba nakikita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. So si Lord, kapag sinabi niyang kalimutan mo ng nakaraan, minsan ang hirap kalimutan ng nakaraan dahil sa dalawang bagay. Unang bagay ay dahil napakaganda ng nakaraan. Pangalawa, dahil napakapangit ng nakaraan. Dalawa lang naman ang reason bakit hindi kayo makamove on. Maraming mga tao, pagkausap mo, laging nagkukwento ng nakaraan. Alam mo, nung kabataan ko, alam mo, nung elementary ako. Grabe, 50 years old na, elementary days pa rin ang kinukwento. Okay lang naman magkwento paminsan-minsan, mga kapatid. Okay lang paminsan-minsan. Di ba? Aalalahanin mo, pero hindi tayo pwedeng ma-stuck doon sa bagay na yon. Amen? Ang hirap nito na gumraduate ka na, pumasa ka na ng board exam, nagtatrabaho ka na, pero hindi mo pa rin iniiwan yung nakaraan. Yung pagiging estudyante. Di ba? Imagine niyo po, isip estudyante ka pa rin, tapos kilos estudyante, buhay estudyante ka pa rin, pero nagtatrabaho ka na, hindi mo ma-perform na maayos yung tinatrabaho mo. Kailangan kalimutan mo na yung pagiging estudyante, pumasa ka na ng board exam, gumraduate ka na, nagtatrabaho ka na. Amen? Ganon din po sa atin. Kaya pag kinumusta mo yung mga tao, kumusta ka na kapatid? Eto, ganun pa rin, katulad ng dati. Sabi nga nila, nagbabago ang mga taon, pero ang tao hindi nagbabago. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-move on ka na. Amen? Hallelujah. Mag-move on ka na. Para ma-reach natin ang new blessings na binibigay ng Lord sa atin, kailangan nating i-let go yung mga baggage na dala-dala natin. Alam niyo yung hot air balloon, hindi yan lilipad. Kapag ka merong mga pampabigat, mga baggage na dala-dala, may mga sako yan eh. Kailangan i-let go yung sako para lumipad yung hot air balloon. Hallelujah. Hindi, ulitin ko, hindi natin pwedeng i-carry yung baggage nung dati nating trabaho. Kaya ka nga nag-resign eh. Diba? Bakit? Kasi gusto mo ng bagong sweldo, bagong environment, bagong trabaho. Amen? Pag na-promote ka, kapatid, bagong ano na yan, anong tawag dito? Bagong job description na yan. Hindi ka magiging effective na manager kung ang gusto mo, ikaw pa rin yung nagbebenta. Manager ka na, ibig sabihin nagmamanage ka na. Amen po ba? Hallelujah. So, we cannot allow the mistakes of our past to ruin our present. Lahat po tayo nag-fail sa buhay natin at some point in our lives, nagkamali ho tayo. Pero do not allow the failures and mistakes of the past ruin your beautiful present and future. Amen?
Marami kasi mga tao, ang ganda-ganda na nung nasa present nila, binigyan na sila ng Lord ng bagong buhay. Ganun din po sa salvation natin. Dati, makasalanan dati nasa kasalanan tayo, hindi pa natin tinatanggap si Jesus Christ. Ngayon, bago na tayong nilalang. Diba? Kapag ka binalikan mo pa rin yung dati, kapatid, mag-i-struggle ka sa Christian life mo. Amen? Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Luma, wala na. Amen? Sabihin nga natin, wala na yung luma. Diba? Yung lumang pagkatao, pinatay na natin. Amen? Ayan, nasa t-shirt ni Brother McCoy. Wala eh. Diba? Luma na! Patay na! Tapos na. Ito na yung bagong ako. Amen po ba? So, focus. Dapat nakafocus po tayo, hindi sa dati nating pagkatao. Bakit po? Kasi si Satan yun ang trabaho. Mawala tayo sa focus. Diba? Ang kaaway, ganyan. Kahit sa sports, kailangan mawala sila sa focus. Diba? Kailangan mawala sa focus ang kalaban. Kasi pagka nawala sa focus yan, wala sa concentration, hindi mananalo yan. Ganon din si Satanas. Sabi sa John 10:10, first part ng John 10:10, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Ganon ang gusto ni Satan. Mawala tayo sa focus. Pero ang gusto ng Lord, sabi doon sa second part ng ng John chapter 10 verse 10, I have come that they may have life and have it abundantly. Isang masaganang buhay. Pag sinabing masaganang buhay, hindi lang po financial, hindi lang physical, pati spiritual in every aspect of our lives. Amen. Do not populate your future destiny with your past accomplishments because God is doing a new thing. Amen? Hallelujah. We have to focus on our present and we must look forward to the future that the Lord has in store for us. Kasi po, ang reality, hindi natin pwedeng dalhin yung mga luma. Ang hirap nun, dadalhin mo yung luma sa bago. Diba? Ang hirap. Sabi ko nga po, kahit bago na yung bahay mo, mas malaki, kung daladala mo pa rin yung luma mong kama, imagine mo, may binigyan ka ni Lord, binless ka ng Lord ng mansyon, pero daladala mo pa rin yung luma mong papag, yung lumang sopa, di ba? Lahat ng mga luma mong gamit, dadalhin mo sa bagong mansyon. Ang pangit tignan. Di ba? Hindi bagay. Hindi po compatible. Kahit sa cellphone, nag-a-update ang cellphone. Bakit? Kasi pag hindi siya nag-update, babagal siya. Hindi compatible yung lumang software, yung lumang program sa bago mong cellphone. Ganun po, pag si Lord gumagawa ng bago, huwag na nating hahaluan ng luma. Amen? Imagine ninyo, kumakain kayo ng bagong luto. Hahaluan mo ng 5 araw na sarip. Diba? Parang hindi masarap eh. Pwedeng pagtsatsagaan mo, pero hindi mo mai-enjoy ng todo. Pagka bagong luto lahat. Diba yun yung masarap eh? Amen po ba? Kayo po ba nag-e-enjoy kayo sa mga expired na pagkain? Do not settle on the things that are already expired. May mga bagay sa buhay natin, expired na po. Pero pinipilit pa rin nating ipasok sa sistema ng pagiging Kristiyano natin. Yung luma nating pagkatao, yung dating makasalanan, expired na po yun. Itapon na natin yun. Ibaon na natin sa limot. Amen po ba? Dapat ang focus natin yung mga bagong bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen! Hallelujah! Walang nag-i-enjoy sa expired. Hindi ka pupunta ng palengke at hihingi ka sa nagtitinda ng bulok na isda. Diba? Lumang karne. Hindi po eh. Anong hihingin mo sa palengke? Sariwa. Bago. Bakit ka hihingi ng luma sa Diyos ngayong 2024 kung kaya kanyang bigyan, kaya kanyang gawan ng mga bago at magagandang bagay? Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Ako, kahapon po, punta kami ng Prayer Mountain. Sabi ko, Lord, I pray for another set of breakthrough.
Grabe po, noong 2023, for the glory of God, bumalik po ako sa pagmimission sa ibang bansa, July. Sabi ko, Lord, kahit limang bansa lang. Pero binigyan ako ng Lord ng anim. Hallelujah. Sabi ko, Lord, imposible mangyari yun. Wala akong trabaho eh. Pero sa Lord, walang imposible. Amen. Kasi sa Lord, lahat posible. Sabi ko ngayon, Lord, bigyan mo naman ako ng malaki-laking bansa. Naglalambing ako sa Lord eh. Ganun ang relationship namin ni Lord. Kayo, paano po ba ang relationship nyo ni Lord? Ako kasi, naglalambing talaga ako sa Lord. Lord, baka pwedeng pag minsan naglambing ako sa Lord noong 2019. Lord, pa-birthday mo naman ako sa ibang bansa. Anak ko, nag-birthday na sa ibang bansa. Tapos, asawa ko nag-birthday. Ako hindi pa. Pinag-birthday ako ng Lord sa Taiwan. Hallelujah. Hindi po mission sa birthday. Wow, grabe ah. Wala kang trabaho. Kasi po, pag-travel ka ng travel, dati, hindi ko lang alam ngayon ah, kaka-travel ko, naipon pala yung points ko sa Cebu Pacific. Tapos chinek ko, nag-promo yung Taiwan. Aba, halos libre. 1,000 na lang yung binayad ko. Taiwan na yun. Diba? So, grabe ako kumilos ang Panginoon. Hihingi ka sa Lord, katulad ng paghingi natin. Hindi tayo hihingi ng pangit, hindi tayo hihingi ng luma. Hindi tayo hihingi ng small time. Palagi tayong hihingi sa Lord ng kung ano yung kaya niyang ibigay sa atin. Ano bang kayang ibigay ng Lord sa atin? Diba? He can do great things in our lives. Hallelujah. Kasi po, yung mga pangako ng Lord, if you will read the Word of God, napakagaganda, napakalalaki, at the best ang mga pangako ng Lord para po sa bawat isang nananalig sa Kanya. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Stop dwelling in the past because God is doing something new. He's moved on and we should do the same. Stop preoccupying yourself with what happened to you in the past. Kasi po, minsan pinipreoccupy natin sarili natin ng mga bagay na luma na. Okay? So forget. Sabi nga po natin, forget. So ngayon naman po, focus tayo. Okay? Focus. Saan po ba tayo dapat mag-focus? Meron po akong bibigay sa inyo na 5P. Tinitingnan ko kanina, nire-review ko. Sabi ko, naituro ko na ba to? Pero 5P po ang dapat pag-focusan natin. Unang bagay is God's power. We should focus on God's power. Sabi nga po natin, God's power. Ito po yung unang P, power. Babasahin ko po yung 1 Samuel chapter 17 verses 23 to 24. Ito po yung story ni David at saka ni Goliath. Si David po, hindi pa siya hari during that time. Siya po ay pastol pa lamang. Shepherd boy, hindi mayaman, hindi makapangyarihan, ordinaryong kabataan lang. Okay? 1 Samuel chapter 17 verses 23 to 24. So, to cut the long story short, pinaghatid siya ng pagkain ng kanyang tatay na si Jesse kasi yung tatlong kuya ni David ay kasama sa sundalo ng Israel. Pagdating sa verse 23 ng 1 Samuel chapter 17, sabi dito, as he was talking with them, habang si David ay nakikipag-usap sa mga sundalo, sa mga tao doon, there was the champion. Wow! Ano daw si Goliath? Champion! Yan. Kasi po dati, pag may digmaan, sige, ganito nilang gawin natin para walang maraming mamatay. Ganito po ang gera nung unang panahon. Okay, ganito ang gera nung unang panahon. Para wala nang maraming mamatay, pipili ang magkabilang panig ng tinatawag nilang champion. Isa lang, one-on-one yun. So pag natalo yung champion nyo, sasakupin namin kayo. Ganun ang ano dati. O kaya kami bahala sa inyo kung bibihagi namin lahat ng mga kadalagahan ninyo, mga bata ninyo, mga hayop ninyo, lahat mapupunta sa amin. Champion versus champion. Para wala nang maraming mamatay or para wala nang malaking damage. Para hindi na tayo magpagod. So ngayon, ang Philistines may hinarap na isang champion. Ang pangalan, Goliath. Pag binasa nyo po, he was 9 feet. Parang kasing taas na ng ring ng basketball. Ang ring ng basketball, 10 feet. Bawasan nyo lang ng 1 feet. Siguro,
halos kasing laki lang nung kasing taas lang nung net ng basketball. Ganun po si Goliath. Siguro pag nagtaas ng kamay yon, abot niya yung tuktok ng board. Ganun kalaki si Goliath, mga kapatid. Okay, the Philistine of Gath, Goliath by name, coming up from the armies of the Philistines, and he spoke according to the same words. So David heard them. Sa verse 24, ang sabi dito, and all the men of Israel, lahat daw ng kalalakihan sa Israel, when they saw the man, nung nakita nila si Goliath, anong ginawa nila? Fled from him. Sabi nung ibang translation, tumakbo papalayo nung nakita pa lang si Goliath, and were dreadfully afraid. Pag sinabing dreadfully afraid, sobrang takot. Alam yung paglabas pa lang ni Goliath, takbuhan na sila. Ganun ho katindi yung takot nila. Ngayon po, si David, iba ang mindset. Sabihin nyo nga po, ibang mindset. Hallelujah. Ito po ang tinatawag na focusing on God's power. Sabi dito, all men of Israel, nung nakita si Goliath, ang nakita nila, champion, ang nakita nila, yung taong dudurog sa kanila. Nag-focus sila sa laki ng higante. Nag-focus sila sa lakas ng higante. Pero si David, nag-focus sa kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, 2024, there may be giants. Pwedeng makaharap kayo ng mga higanteng problema ngayong 2024. Pero ang gusto ng Lord, kahit makita niyo ang higante, hindi po nag-pretend si David. Tandaan niyo po, hindi nag-pretend si David na walang higante. Alam niya na may higante, handa siyang humarap sa higante. Ang gusto ng Lord, hindi tayo magpe-pretend na walang problema sa 2024. Magkakaroon tayo ng mga pagsubok ngayong 2024. Hindi tayo magpe-pretend na wala. Okay? Hindi tayo magpe-pretend na madali lang ang 2024, pero hindi tayo magfo-focus sa laki ng higante, kundi dapat mag-focus tayo sa kapangyarihan ng Diyos na kaya tayong bigyan ng tagumpay. Amen? Lulukso tayo sa verse 45. Ang sabi sa verse 45, David said to the Philistine, sinabi niya kay Goliath, "You come to me with the sword, with a spear and with a javelin." Umaharap ka sa akin na meron kang mga armas. Pero ako, sabi niya. Sabi niyo nga, pero ako. Diba? I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defiled. Pero ako, humaharap ako sa iyo sa pamamagitan ng aking Diyos. Amen? Hallelujah. Kayo, sinasalubong nyo yung 2024 ng mga paputok, sinasalubong nyo yung 2024 ng mga bilog ng mga prutas. Ako, sasalubungin ko ang 2024 sa pamamagitan ng aking Diyos na buhay. Amen! Hallelujah! Sasalubungin ko ng panalangin, i-welcome ko ng pagpupuri sa Panginoon. Focusing on God's power. Sabi nila, mukhang mahirap ang 2024, grabe ang krisis, baka lalong bumagsak ang ekonomiya at kung ano-ano pa. Mga kapatid, hallelujah, focus on God's power. Hindi yung pagbagsak, hindi yung mga bad news na naririnig natin, napapanood natin sa TV, sa balita. Mag-focus tayo sa good news na meron tayong Diyos. Amen? Ang good news, meron tayong Diyos. At ang Diyos natin, makapangyarihan. Ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos natin nangako na hindi Kanya iiwan at hindi Kanya pababayaan. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. So si David, nag-focus sa kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa po, focus on God's promises. Mag-focus sa pangako ng Diyos. Sa Bible, ang dami pong promises ni Lord. Sa Numbers chapter 13 and 14, ito po yung story, kung maaalala ninyo, si Moses nung Exodus chapter 3 pa lang, sabi ng Lord, ibibigyan kita ng, palalayain mo ang aking bayan, bayang Israel, sa kamay ng Egypt, ng Ehipto. Dadaling ko kayo sa promised land, hindi naman sinabing promised land talaga, pero a land overflowing with milk and honey. Ibig sabihin, masaganang lupain.
Itong pangako ko sa inyo, masaganang pagpapala. So ito na, Numbers chapter 13, pumili si Moses ng 12 spies. Galing sa 12 tribes. Okay, kasi 12 yung tribes ng Israel. Yung 10, hindi nag-focus sa promise ng Lord. Mga kapatid, ito, tandaan nyo, makinig kayo mabuti. Huwag nyong hahayaang mamatay ang pangako ng Lord sa puso ninyo. Kasi pag namatay ang promise ng Lord, kahit matagal pa yan, ilang years nag-spend ng panahon ng mga Israelites sa wilderness? 40 years. 40 years na po ang nakakalipas, pero 40 years pero yung pangako ng Diyos buhay pa rin. Amen? Lord, ang tagal naman. Huwag kayong mag-alala, buhay pa rin ang pangako ng Diyos. Kasi po, the moment na mamatay ang promise ni Lord sa puso natin, sigurado aatras talaga tayo. Sabi nung 10, Moses, confirmed, ito talaga yung promised land. Kaya lang, huwag na tayong tumuloy. Diba? Umatras sila, bakit? Kasi may mga higante sa lupa na yon. Para lang tayo mga tipaklong. Kanina may nakita ko dyan tipaklong eh. Sinipa ni sister, hindi joke. Hindi, inalang tinaboy lang. Hindi naman pinatay. Parang tipaklong. So na-imagine ko ngayon yung Numbers chapter 13 na sinabi ng mga 10 spies na para lang tayong tipaklong. Nung sinipa ni sister yung tipaklong, bumaliktad eh. Gumanon talaga yung tipaklong. Nakita ko, gumulong-gulong. Sabi ko, ganun ang imagination. Pinakita sa akin ng Lord, actual. Diba? Para lang tayong mga tipaklong. Alam niyo po, ganyan ang mga taong hindi nakafocus sa promise ni Lord. Nako, ngayon 2024, kawawa ako. Hindi ka kasi nakafocus sa promise ni Lord. Nakafocus ka sa pagiging kawawa mo. Kailangan mag-focus ka sa pangako ng Lord. Kasi kung nakafocus ka, katulad ni Joshua at saka ni Caleb, diba? Diba? Hindi sila umatras. Sabi nila, kaya natin to. Kaya natin to. Binigay na to ng Lord sa atin. Amen? Ano po ba yung pinagpipray ninyo? May pinagpipray po ba kayo? Sabi ni Joshua at saka ni Caleb, atin to. Kaya natin to. Pinangako ng Lord to. Binigay na ng Lord ito. Amen po ba? Kasi po, ulitin ko, huwag niyong hahayaang mamatay ang promise ni Lord sa puso ninyo. Ang kinin ninyo, panghawakan ninyo, tunay at mangyayari yung pinapangako ng Diyos sa buhay ko. Amen? Hallelujah. Sige po, palakpakan natin si Lord. Do not let it die in your heart. Believe. Kahit matagal yan, kahit hindi pa nangyayari yan, maniwala ka. Kasi si Lord tapat at tunay sa kanyang mga pangako. Amen? Praise God. Number 3, focus on God's presence. Pangatlong P po, presence. Yung unang P, power. Mag-focus tayo sa power ni Lord. Pangalawa, mag-focus tayo sa promises ni Lord. Pangatlo, mag-focus tayo sa presence ni Lord. Alam niyo po, nung namatay si Kobe Bryant, hindi ko makakalimutan yung kamatayan niya. Kasi namatay siya January 27, 2020. Sabi ko, baka wala nang bumati sa birthday ko. January 28 birthday ko eh. Natabunan ako ni Kobe Bryant. Diba? Natabunan talaga. Pero may mga nakaalala pa rin. Sabi ko, lulungkot ng mga tao, baka wala nang bumati sa akin. Alam niyo po, eto na. Nung binurol si Kobe Bryant sa Staples Center, dun sa home court ng Los Angeles Lakers, sabi nung hindi announcer eh. Basta sabi nung may hawak ng mic, nung nagre-report, sabi niya, grabe ang buong arena, parang ganon. Ay hindi, bago mamatay si Kobe Bryant, yung buhay na lang siya para masaya. Okay? Nung nabuhay siya, huling laro niya, eto na lang, naka 60 points siya si Kobe Bryant. Sabi nung commentator, the whole arena is electrified. Oh, electrified daw. Talagang kikilabutan ka raw talaga sa sobrang grabe nung suporta ng mga tao kay Kobe Bryant. Presence po yun ni Kobe Bryant.
Nung namatay si Muhammad Ali, isa sa mga pinakamagagaling na boksingero sa kasaysayan ng buong mundo, habang pinaparada ho siya, sabi nung napakadilim, napakalungkot. Araw ngayon, pero parang ang dilim-dilim kasi namatay si Muhammad Ali. Dumaan lang yung kanyang bangkay dahil ililibing na, pero grabe yung pakiramdam nung presensya ni Muhammad Ali. Alam niyo po, pagka-focus tayo sa presensya ng Diyos, hindi pwedeng hindi natin siya maramdaman. Hindi pwedeng hindi natin siya maranasan. Kahit magulo ang paligid, kahit mabigat ang sitwasyon, kung tayo po ay naka-focus sa presence ng Lord, hindi pwedeng hindi natin maramdaman ang kapangyarihan niya, hindi pwedeng hindi natin maramdaman ang kapayapaan niya, hindi pwedeng hindi natin maramdaman ang pag-ibig niya. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Diba? May mga times na parang ang hirap-hirap, pero Lord, nako-comfort ako ng love mo. Diba? Amen? Kahit na parang ang dami mong mga obligations, ang dami mga kailangan gawin, na mga deadline, nakaka-pressure, nakaka-stress, pero andun pa rin yung kalakasan ng Panginoon. Bakit po? Kasi naka-focus ka sa presensya ng Panginoon. Amen? Ay, importante po this 2024 na huwag nating kakalimutang mag-focus sa presence ni Lord. Sabi po ng Panginoon kay Moses sa Exodus chapter 33, ang titigas ng ulo ng Israel. Kayo na lang magpatuloy sa journey ninyo papuntang Promised Land. Hindi ko na kayo sasamahan. Uutusan ko na lang ang anghel para samahan kayo. Angel na lang. Pero ang presence ko hindi nasasama sa inyo. Sabi ni Moses, Lord, hindi na lang kami tutuloy kung hindi lang din naman kami sasamahan ng presensya mo. Diba? Walang sense. Alam niyo po, kung nasaan ang presence ng Lord, nandoon ang blessing. Kung nasaan ang kalooban ng Lord, nandoon ang kapayapaan, nandoon ang kagalakan. Amen? Hallelujah. Aanhin mo yung pagpunta ng Amerika kung hindi naman... hindi ka naman sinasamahan ng Lord papuntang Amerika, di ba? Aanhin natin yung mga magagandang lugar kung hindi naman tayo sasamahan ng Panginoon. Hindi na lang kami tutuloy, Lord. Kasi ang importante sa amin, yung kasama namin ng presensya mo. Amen? Walang sense magpatuloy sa 2024 kung wala ang presensya ng Diyos. Sabi po ng John chapter 15, apart from Him, diba? Apart from me, sabi ni Jesus, you can do nothing. Wala kang magagawa, hiwalay sa presensya ko. Kaya mga kapatid, 2024, hindi lang 2024, sa buhay po natin, always focus on the presence of God. Amen? Hallelujah. Sa pang-apat po, focus on God's preparation. Si Lord may piniprepare po sa atin. Huwag nating isipin, tapos na si Lord sa akin kasi ganito na edad ko. Wala nang gagawin si Lord sa akin kasi hindi naman ako tapos ng pag-aaral. Mahirap lang naman ako. Mga kapatid, I believe in my heart, piniprepare tayo ng Lord dito sa church. At kung piniprepare tayo ng Lord, alam niyo yung mga natututunan po natin, yung mga tinatanggap natin na salita ng Diyos, hindi po yan mawawala ng kabuluhan. Ang sabi po sa Isaiah chapter 55, para yung binhi na inulanan. Pagka inulanan yan, magboblossom yan. Lalago yan. Mamumulaklak yan. Amen? Hallelujah. Kaya po, wag natin isipin na hanggang dito na lang ako, wala akong magagawa. The Lord is preparing you for something beautiful. Something special this 2024. Amen? Sabihin nga po natin, may hinahanda ang Diyos para sa akin na maganda at espesyal. Amen. Palakpakan natin si Lord. At ang panghuli po, focus on how God position you. Panglima po, position. Si Joseph, sa Book of Genesis, si Joseph the Dreamer, hindi po si Joseph na tatay ni Jesus, ha? Joseph the Dreamer, siya po ay binigyan ng Lord ng magandang dream. Dalawang dreams ngayon na magaganda. Sabi doon sa una niyang dream, nakita ko yung parang wheat, yung palay na nakatali. Yung palay ko, nakatayo lang, tapos yung palay nung 11, nag-bow down sa kanya. Sa second dream niya, the 11 stars,
the moon and the sun bow down before me. So ibig sabihin, ipopromote siya ng Panginoon. Talagang itataas siya ng Lord. Magbabow down sa kanya mga kapatid niya, pati nanay at tatay niya. Yun yung nakita niya sa dream niya. Pero paano siya pinosisyon ng Panginoon? Parang walang sense na naman yung mga susunod na nangyari. Kinainggitan siya, binugbog siya, binenta siya para maging alipin, nakulong siya. Ang pangit ang nangyari sa kanya. Pero alam niyo po, kahit rough yung journey, kahit hindi maganda yung mga series of events na nangyari sa kanya, meron palang ginagawa si Lord para i-position siya para maging governor ng Egypt. Diba? Alam niyo po, diba minsan akala natin pinapahirapan tayo ng Diyos o kaya iniisip natin na parang, Lord, deserve ko ba to? Diba? May mga ganun-ganun pa tayo. Naituro ko po nung last Sunday sa Novaliches, yung heart of gratitude. Naituro ko ba yun dito? Hindi yata kasi Christmas yung huli kong ano. Ang isang tao po na nagpapasalamat or with a thankful heart or with a heart of gratitude. Yung gratitude po kasi yung yung marunong magpasalamat or ano bang tawag sa Tagalog? Yung parang magaling mag-appreciate. Ang tinitignan niya po ay hindi kung ano yung deserve niya, kundi kung ano ang deserve ng Diyos. Pag lagi po tayo nakafocus sa deserve natin, hindi po tayo matututong magpasalamat ng maayos. Bakit? Lord, naglilingkod naman ako sa iyo ah, pero bakit ang bigat ng mga problema ko? Hindi ko deserve to. O, diba? Pag sinabi nating deserve natin, hindi tayo matututong magpasalamat. Pero kung titingin tayo sa kung ano ang deserve ng Diyos, ano bang deserve ng Diyos? The highest praise. He deserves nothing but the best. He deserves the best worship. He deserves the best praise. So kahit na anong nangyayari sa atin, pagka sinabi nating deserve ni Lord, matututo tayong magpasalamat in good times and in bad times. Amen. Hallelujah. So kahit po mabigat or kahit mahirap yung mga nangyayari sa atin, always remember that the Lord is positioning us for something better, something greater, and something amazing in our lives. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Gusto ko pong wakasan itong mensahe na ito sa pamamagitan po ng pag-worship. Awitin natin yung huli nating kinanta kanina. Praise the Lord. Na-bless po ba kayo? Amen. All glory belongs to God. Nangusap po ba si Lord sa puso natin? Ito po ay hindi po isang aral lang na pagkatapos nito kakalimutan na natin. Babaunin po natin ito ngayong 2024. Baunin po natin sa pang-araw-araw na buhay natin. At naniniwala po ko, pag tama ang focus, tama ang direksyon, tama ang pagpapala, tama ang mga magaganap po sa buhay po natin. Ayaw ng Lord, nagkakamali tayo. Kaya dapat tama ang focus natin. Amen? Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa buong puso nating sabihin, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay
Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala ka, wala kang katulad. Hallelujah! Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, eh, naniniwala po ba tayo na walang katulad ang Panginoon? Na wala siyang kapantay? Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat? Siya ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos? Naniniwala po ba tayo, mga kapatid? Amen. Habang inaalala natin yung pinag-aralan natin kanina, to focus on God's power, focus on God's promises, na mag-focus sa presensya niya, hayaan po natin na patuloy na maging bukas ang puso natin. Kausapin natin si Lord at sabihin natin sa Kanya, Lord, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Yes, Lord. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Mga kapatid, tandaan natin, walang problema na papantay sa Diyos. Walang problema na hihigit sa Diyos.
Anuman ang pinagdadaanan natin, anuman ang mga pagsubok, tandaan natin ang Diyos natin, makapangyarihan at walang katulad. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang kinin natin ng 2024 natin ay pinangungunahan ng Diyos na walang kapantay. Ang 2024 natin ay pinangungunahan ng Diyos na walang katulad. Ang 2024 natin ay kasama natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na hindi nagbabago, hindi nabibigo, ang Diyos na tapat, ang Diyos na dakila. Oh, hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Pasalamatan natin ang Panginoon! Salamat, Panginoon! Ito ang taon na dinideklara namin, Panginoon! Breakthrough in Jesus' name! Hallelujah! Nag-uumapaw na pagpapala mula sa iyo, Diyos! Mararanasan namin ang kapangyarihan mo! Higit pa! Higit pa sa nakaraan, O Diyos! Hallelujah! Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Yes, Lord! Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah! 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 Thank you, Lord! Sa iyo ang pinakamataas na pagsamba, kapurihan at pasasalamat. Ang lahat ng matagumpay, pinagpala ng Diyos, ay sumigaw na malakas na Amen! 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 Glory to God!